Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Matapos maglaho sa sagupaan kay Kimana, inalipin si Andrew ng masamang espiritu mula sa antigong lampara. Nagapi ni Andrew ang diwata, subalit nagbabanta ang lagim. Sa nalalapit na pagbubunyag ng totoong pagkatao ng lihim na kaaway. Paano pipigilan ni na Andrew at ng kanyang mga kaibigan ang nakatakdang pagdanap ng dugo sa buong Pueblo Peligro? Ayan! Sarap yan! No, no, Joey! Buksan mo lang, Joey! Yan, ikaw, lagi kang gutom eh. Sarap po. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa tulong ninyo sa akin. Andrew, I'm sorry anak. Simula ngayon, susuportahan na kita. At tutulungan ko na kayo sa kung ano mang kailangan yung gawin. Talaga, mga kakambigan na namin? Siyempre. Stig! Ayos! Yeah. Thank you, ma. Magaling naman. Mga tol, salamat ah. Kahit anong nangyari, hindi niyo ako iniwan. Siyempre naman, Andrew. Ikaw pa. Ewan ko nga ba kung bakit paboritong target tayo ng mga kalaban. Lalo na itong si Andrew. May point si Tito Harold. Habang palapit yung meteor shower, mas lalong lumalapit yung mga antigo. Siguro nararamdaman din nila yung takdang oras. Di ba nga, they're all supposed to go into Andrew's body? Mali ba ako? Hindi, Princess. Actually, tama ka. According to my research, yung meteor shower, kasabay nung town fiesta natin. Malapit na yun. Anong gagawin natin? Tito? Mayor? Sabihin, nandito ka para sunduin ako, ha? Ang aga pa. Nandito lang ako para sabihin patay na si Medea. Ha? Ano nangyari? Princess? Sabi ko na nga ba, eh. Ma! Miranda! Ay! Princess! Miranda, ang bata nasasaktan, pwedeng gawin mo naman. You have your own child. Wag mo akong pakikialaman, Alice. Ma, hindi, Mami. Hindi. Uuwi tayo! Ma! Neil. Asan siya na, Alice? Miranda, please calm down. Nasasaktan si Princess. Ang pinakaayaw mo kasi yung hindi ako sinusunod. How many times did I tell you not to go and see those kids again? Bakit, Ma? Why are you against them? Dahil ba mahirap lang sila? Dahil po ba baduy sila? Bakit po ba ayaw na ayaw sa kanila? Because you always get in trouble when you're with them. Hindi ka na pwedeng makipagkita sa mga batang yon. Hindi na! Alam mo, Luna, medyo naintindihan ko rin yung mami ni Princess.
Kasi di ba si Mama, ngayon niya lang nalaman yung mga nangyayari sa atin. Ngayon niya lang natanggap. Pero sa isang banda, ewan, hindi ko mapaliwanag eh. Basta nakakatakot yung mami ni Princess kanina, Luna. Paano kung sabihin ko sa'yo na baka meron talaga tayong dapat ikatakot dun sa nanay ni Princess? Ha? Bakit? Kasi Andrew, kanina pagdating ni Mayora, may naramdaman akong bigat eh. Kakaibang bigat, Andrew. Sobrang bigat. Damang-dama ko yung galit niya. Hindi lang galit kasi sumasama-sama sila Princess at Neil sa atin eh. Mas malalim yung galit doon, Andrew. Sobrang galit talaga siya. Naramdaman ko na rin to dati. Nung una nating nakita si Ate Michelle. Pero iba to, Andrew. Mas matindi yung galit na naramdaman ko kanina doon sa nanay ni Princess. Hindi kaya may Antigone na naka-apekto sa kanya? Posible. Luna, kung ganun, kailangan na natin makausap si Nanil. Kailangan natin sila bigyan ng babala. Hello? Hello, Alice. Mayor, napatawag ka. Gusto ko lang sana mag-apologize sa ginawa ni Miranda sa'yo kanina. Huwag mo nang intindihin yon. I understand. Ina din ako. Naiintindihan ko yung naging reaksyon ni Miranda. Inaalala ko din kasi yung mga bata. Salamat sa pag-aalala, Mayor. Mayor? Alfonso na lang ulit ang itawag mo sa akin, katulad ng dati. Salamat, Alfonso. Walang anuman. Tungkol sa mga auntie ko. Anong alam mo tungkol kay Andrew? Hindi ko sasabihin siya na alam ako! Wala ka makukuha sa akin! Hindi ka magtatagumpay sa minabalak mo! Celestina! Babalik ako. Ang isa sa inyo magiging susi ng pagbabalik ko.
at ang susunod sa inyong lahi na magkakaroon ng kapangyarihan at siyang aking hira isisidlang! Si Andrew. Si Andrew ang ikalabing tatlong sisidlan. Tao po. Tao. Lauro. Mang Lauro! Mang Lauro! Lauro? Lauro? Joey, wala na si Mang Lauro. Si Andrew ang ikalabing tatlong sisidlan. Ma. Wala na po talaga si Mang Lauro. Pagpasok po namin dun sa kubo niya, wala na po siyang buhay eh. Si Lauro na lang natira kong kaibigan. Hindi ko maubos maisip kung sino ang taong may kayang gawin ito sa kanya. Sino kaya ang may gawa nito? Ang alam namin may nakapulang kapay. Pinawakan ko po yung kamay ni Mang Lauro. Nakita ko po yung mga huling sandali ng buhay niya. At yung pagdating po nung nakapulang kapa. Ma, hindi lang yun yung problema namin. May mas malaki pa. Alam niya na ako yung ikalabing tatlong sisidlan. Siya nakita, pero gusto ko na siya. Ilang beses ko na siya nakikita, kaya lang, di naman niya ako pinapansin. Ikaw talaga, Miranda, kung ano nung mga pinagsasabi mo dyan, mag-aral na kaya tayo. Hey, naku, Alice, pwede naman tayo mag-aral mamaya. Eh, mamaya na yan. Ano ka ba? May exam tayo. Ikaw na mag-aral. Ito, oh. Oh, dito na tayo, ah. So, ay, ano nangyari? Ganito na siya. Ah, naku, Miranda. Ano si Alfonso? Ang itsura ko, maayos ba ako? Sa inyo, ah. Papakilala na ako! Ah, ano ko rin? Hi. Ako nga pala si Miranda. Alfonso. Bago ka dito, no, sa Pueblo Peligro. Alam mo, maraming magagandang lugar dito. Gusto mo, pasyal ka namin? Sino siya? Si Alice. Miranda, sa palagay mo, okay lang na magpunta ako sa Maynila. Ano ka ba? Siyempre naman, no? Hindi ba pangarap mo yun? Ay, ni Tate. Alam mo, pag nandun ka na, wala na silang magagawa. Alice! May handaan kasi sa bahay namin kagabi. Hindi na lang kita. Para sa inyo,
Salamat, Kuya Alfonso. Uy naman. Sabi ko sa'yo, Alfonso na lang eh. Miranda! 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 Anak, gising na anak. Miranda, gising na. Gising na. Miranda! Miranda! Pumunta ka sa bodega. Miranda! Miranda! Nasaan ka? Magpakita ka! Bakit alam ang pangalan ko? Alam ko ang iyong pangalan, Miranda. Dahil ako mismo ang namili ng pangalan na yan upang ibigay sa'yo. Nasaan ka? Dito sa salamin, Miranda. Nandito ako. Salamin. Paano ka napunta dyan? Balang araw, malalaman mo at may intindihan mo rin ang mga bagay na mahirap unawain sa ngayon. Pero kakampi mo ko. Kaya halika dito, lumapit ka na sa akin. Huwag kang matakot. Nandito ako para damayan ka. Halika dito, lumapit ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka nalulungkot? Sinama at Papa kasi. Lagi na lang nila ako kumpara sa kaibigan kong si Alice. Yung anak ni Aling Choleng at Mang Inong, para sa kanila. Si Alice yung mas maganda. Mas magaling, mas matalino. Siyang pinapansin ng lahat. Wala na nagmamahal sa akin. Hindi totoo yan. Ako, mahal na mahal kita. Mahal? Bakit? Oo, Miranda. Dahil ikaw ang aking anak. Anong pinagsasabi mo? Ang mga kinikilala mong mga magulang ay ang aking mga magulang. Mga lolo at lola mo sila, Miranda. Maaga kitang ipinagbuntis sa isang lalaki na kilala ko sa Maynila. At sa Maynila kita ipinanganak. At pagbalik dito sa ating bayan, ipinalabas nilang ikaw ay anak nila. Dahil ayaw madungisan nila mama at papa ang aming mga pangalan, inilihim nila sa lahat ang iyong totoong pagkatao. Kung ikaw ang aking ina, bakit mo ko iniwan? Hindi ko ginusto na iwan ka, Miranda. Naiwalay ako sa'yo sa kagawa ni Inong at ni Choleng. Ang mga magulang ni Alice? Oo. Mga sa'kin sila. At dahil sa'yo, hindi pinatay nila ako. Sina-sila ang dapat mo sisingin sa lahat ng kalungkutan na nadarama mo. Nagmana nga sa kanila si Alice. Pare-pareho sila. Sana hindi ka nalang namatay. Sana nandito ka pa rin para maging kakampi ko. Tahan na, anak ko.
Simula ngayon, hindi na kita iiwan. Kahit sa ganitong paraan lang, nandito ako para sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, balang araw magsasama din tayo. May paraan para ibalik ang nakaraan. Paraan? May paraan para ibalik ang oras. Para magkasama tayo muli. Para gabayan ako. Huwag kang mag-alala. Giensayon ko ng mabuti. Susundin ko lahat ng utos niyo. Tutulungan kitang ibalik ang oras. Miranda, naririnig kita. Pero gusto mo si Alice. Wala na si Alice, Alfonso. Ilang taon na siyang wala. Balita ko nga, may iba na yung nobyo eh. Nalimutan ka na niya, Alfonso. Kaya sana kalimutan mo na rin siya. Andito ako. Malapit na matupad ang mga plano natin, Inay. Magaling, anak. Ano? Wala talaga eh. Hindi sumasagot si Princess eh. Parang nakapatay ata yung cellphone niya eh. Kanina pa naman ako text ng text, hindi rin naman siya nagre-reply. Nauubusan na tayo ng oras. Kailangan na natin makuha yung mga antigo. Teka, hindi ba sabi ni Mang Lauro na basta't hindi magsama-sama mga antigo, ligtas ka? Hindi ko man mahanap yung mga antigo na yun. Mag-ahasik pa rin yun ang lagim dito sa Pueblo Peligro. Tsaka Joey, may pinangako ako sa lolo ko. Pinangako ko na ibabalik ko yung mga antigo sa kanya. Malapit na yung takdang oras. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos ngayon pa tayo magwawatak-watak. Andrew, may naalala lang ako. Nung pumunta tayo sa nakaraan, nung wala pa yung mga antigo, di ba nanghingi ng tulong ang lolo mo kay Lola Choleng at kay Celestina para mahanap yung mga antigo? At ginamit ni Lola Choleng at ni Celestina ang mga kapangyarihan nila para mapapunta ang mga antigo sa kanila. Oo. Tama ka, Luna. Sandali, Andrew. Baka naman maaari mo rin gamitin yung mga kapangyarihan mo para makuha yung mga natitirang antigo. At nasubukan ko na rin yung kapangyarihan ko, Luna. Dun sa bunga ng mahiwagang puno ng mga nililiman. Kaso, malapitan lang eh. Okay lang yun. Nagawa mo na dati. Magagawa mo yun ulit. Maano.
puntahan si Alice. Astig! Ang galing mo, Andrew. Alice, pagbuksan mo ko! Alice, kailangan ka na makita! Pagbuksan mo ko! Utang na loob! Alice! Mayor? Nandito ko para protektahan kayo! Alice! Pagbuksan mo ko, bilis! Ano nangyayari, Mayor? Ha? Nandito ko para protektahan kayo! Ano pag sinasabi mo? Alice, hindi ko rin alam eh. Basta kailangan ko kitang protektahan. Hindi ko alam ang nangyayari. Napapaliw ko na ba? Alice! Alfonso! Alice, protektahan ko! Alfonso na ba? Alice, kailangan kitang protektahan! Isasaktan ako! Alice! Lumayo ka nga sa akin! Alice, hindi kita sasaktan! Ha? Kailangan kitang protektahan! Mayroon na ba nangyayari dito? Yung wallet naman. Sige, Andrew. Ayos! Grabe. Grabe, Andrew. Kailangan kita protektahan, Alice! Alfonso! Ano nangyayari sa'yo? Si Mama yun, Alice. Kailangan kita protektahan! Alice! Joey! Tara, please! Mayor, subukan niyo ulit hawakan ang kapatid ko, ha? Kahit mayor namin ko, tatamaan kayo sa akin. Alice, hindi kita sasaktan. Kailangan kita protektahan. Mayor, sinasabi ko sa inyo, ha? Ma! Ma, ano nangyayari, Ma? Ano nangyayari, Alice? Ma? Alice! Sinasabi Alice. Ko na nga ba, Alice? Ang pagbabalik mo dito sa Pueblo Peligro ay para agawin sa akin si Alfonso! Miranda, pakinig ka sa akin! Miranda! Noon pa man, Alice! Gusto mo nang agawin sa akin ang lahat! Ha? Ma! Miranda, ano ba? Ma! Miranda, pakinig ka! Hindi ko alam kung ano pa yung sasabihin mo, pero wala akong gusto agawin sa'yo! Dama na! Dama na! Awat na! Alfonso? Anong nangyayari sa'yo? Mayor! Nangyayari? Hindi ko alam. Basta kapag napapalayo ko kay Alice, parang sasabog ako kapag napapalayo ko sa kanya. Wala naman. Ano mo nangyari sa sugat niyo? Natusok ako ng antigong punyal kanina sa opisina. Nasaan po ang punyal? Nasaan po yung antigong punyal? Andrew, sa tingin mo ba, epekto to ng antigong punyal? Andrew! Andrew, tawagin mo yung punyal! Subukan mo tawagin yung punyal! Bulong na!
lumapit ka sa akin! Buluma! Antigo po niya ni Anila! Lumapit ka sa akin! Buluma! Salamat sa pagligtas niyo sa akin. Wala pong anuman, Mayor. Alice, Harold, maniwala kayo sa akin. Hindi ko kontrolado yung mga nangyari. Oh, please. Don't even think that I will allow my daughter to continue her relationships with you. Miranda, tama na. Di pa ba sapat na niligtas nila ako? Kinakampihan mo pa sila. Let's go. Salamat ulit. Anak. Nagawa mo. Pero marami pa po akong dapat gawin. Ano ka ba, Andrew? Kaya mo yan. Nagawa mo na isang beses. Wala nang dahilan para hindi mo magawa ulit. Sige na. Gagawin. Gabayan niyo ho kami. Takwahon ka. Kahon ni edad. Umapit ka sa akin! Tribus larva. Maskara ni Lala. Lumapit ka sa akin! Rurim refectum. Salamin ni Okim. Lumapit ka sa akin! Magic door sa dingding, tapos secret room sa bahay niyo? Yung nga rin hindi ko maintindihan eh. Basta nakita ko lang siya kagabi. Diyan. Yan. Diyan? Princess, sigurado ka ba? Oo. Teka, ako na mauna. Paka-delikado eh. Paano nagkaroon ng ganitong kwarto sa bahay niyo na hindi nalalaman? Princess.
Nagpa-practice si tita ng black magic. Ha? Hindi ko maintindihan, Neil. Ano bang sinasabi mo? Ito. Ito lahat ng gamit na nandito. Gamit to para sa black magic. Oo, yun naiintindihan ko. Pero yung si Mami magpa-practice ng black magic? Since when? Tapos, ano tong malaking salamin na to? I'm so proud of you, anak. Pero hindi ba po nagtatapos ang lahat, ma? Alam ko hindi pa rin susuko yung nakapunang kapa na yun. Inuutusan ko kayo na dalhin sa akin ang 12 sisidlan mula sa bahay ni Inong. Gawin mo ang pinag-uutos ko. Susunod po. Alfonso? Oh, Alice. Ano nangyari? Bakit? Alfonso, nandito ba ang mga bata? Hindi ko sila nakita. Dito sila nagpunta. Ako ba ang hinahanap mo, Andrew?